Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag dito po sa Pangasinan. Ako po ay galing pa po sa Camiguin Island sa Norte. Ako po ay missionary po doon at hindi ko nga po namalayan, 7 months na pala po ako. Ano po ba yung sa Camiguin Island dito po sa North? Ako po ay, kung magbibiyahe po kayo mula dito hanggang doon by bus, mga 10 hours po, plus 3 to 4 hours po by boat. So, yun po. At ako naman po ay napadpad po dito, napabisita, sapagkat meron po kaming school doon, yung Lyceum of Camiguin. Meron din kaming parokya at ang mga estudyante po namin ay mahigit 200 students. At ang mga grade 12 po ay kailangan mag-immersion. No? May ilang part po ng mga 15 students dinala po namin from Camiguin dito po sa Manila, no, last week. Ngayon po nakabalik na sila. At sila po ay nag-immersion dito po sa ating school ng University of Santo Tomas for 1 week. At minsan po natanong ko sa kanila, sabi ko, anong pangarap niyo sa buhay? At iba po sa kanila, sabi nila gusto nilang maging teachers, gusto nilang maging iba, Coast Guard, police, o yung iba naman po maging social worker, sapagkat ito po ay medyo visible sa mga doon po sa lugar na yon. Maraming teachers, maraming police, maraming son, marami po yung, kaya gusto nila yon. Then, sabi ko, anong pang, wala bang may gustong magpari sa inyo? Yun po ang natanong ko. Then sabi nila, ay, nakangiti lang sila. Na? Sapagkat ang pagpapari po o pagiging madre, sabi ko nga, baka may gusto pong mag-madre, ay bukasyon. Isang special vocation. Of course, sa mga magulang po dito, bukasyon din po yan. No? Pagkakaroon ng asawa ay bukasyon. Lahat naman po, sabi nga po, bukare, vocation, sa Latin word meaning bukare or to call, tinawag. So, yung po, no, pagpapare ay isang vokasyon, special vocation. At naalala ko po, no, ito pong araw na to ay very special din po sapagkat we are celebrating our 12 years of religious, Dominican religious vocation ng Mass Presider po natin, si Father Reginald Zamora, at may dalawa pa po kaming kasama, si Father Rambangawan at si Father Melroy na Sri Lankan at isang Indonesian. Dito po sa lugar na to, kami po ay nanumpa yung first profession po namin bilang mga Dominican dito sa religious. Yun po yung sinasabi na first profession. At may part po doon, sabi ko, tatandaan ko tong moment na yon, sapagkat para sa akin, mahalaga. Kasi nung nagde-decide po ako doon sa whether magtutuloy po ako o hindi, tinandaan ko doon na yung unang profession ko, yun na rin yung magiging last na decision ko, the first and last. Meaning, kung ano man po magiging first profession ko, yun na po yung decision ko. No? Hindi na po magbabago. Kaya nung kami po ay nanumpa dito para maging isang Dominico, no, ay tinandaan ko, hindi ko na po babaguhin. True enough, sa pagdadasal ko rin po sa banal na Espiritu Santo, ginaid po din ako. No? Kaya siguro kung tayo man po ay may mga desisyon na mahalaga, we can ask the Holy Spirit to guide us and help us. No? Kaya po, noong 12 years ago hanggang ngayon, hindi naman po siyempre naging madali, pero tinulungan din po kami sa awa at grasya ng Diyos, ng ating banal na Espiritu Santo. Kaya kami po ngayon nagse-celebrate ng aming profession. At yung po kasing profession, meron pong ano yan eh, 1 year, 2 years, or 3 years po po yun. At magkakaroon po ng susunod na profession for the solemn at saka po parang solemn or perpetual profession. Yun po yung ano na until death na po yung pangako ninyo. At hindi ko na po binago. Kasi para sa akin, mahalaga sa pagsumpa, pagkakaroon ng panunumpa o pangangako sa Panginoon, eh hindi lamang base doon sa emosyon na nararamdaman natin. Kasi pabago-bago yun eh. Mahalaga din po yung desisyon na kailangan mong panindigan at panghawakan.
Di ba yun naman natin dinadasal naman natin madalas yan sa Our Father? Sundin ang loob mo, di ba? Susundin po natin yung kalooban ng Diyos. Pag sinunod natin yun, tayo po ay gagabayan at puprotektahan ng ating Panginoon. At sa ating gospel, kung napakinggan ninyo, inintroduce po ng ating Panginoon ang banal na Espiritu Santo sa mga apostles. Because ang mga apostles, pagkatapos po na namatay ng ating Panginoon, nakaranas sila ng takot. Ano na lang mangyayari sa buhay nila? Pinersecute din sila. Kinabahan sila. Pero, nung the resurrection po, nagpakita ang Panginoon sa kanila, ang sabi niya, iniintroduce niya ang banal na Espiritu Santo na pag-akyat niya sa langit, ang banal na Espiritu ang mag-guide sa atin. No? Siya po ang gagabay sa atin. Kaya ngayon po kasama natin ang Holy Spirit. Kaya ang ano ko po sa inyo, kung may mga mahalagang desisyon kayo na nais mapigyan ng ilaw, magkaroon ng liwanag, ask the Holy Spirit to enlighten your decision. At pag binigyan na kayo ng decision, of course, idadaan nyo sa prayer yan. Kaya po nandito kayo ngayon at sa mga naka-online, hilingin ninyo na gabayan kayo sa mga magiging decision ninyo. Mararamdaman nyo din naman yun, yung decision na yun. Gaya po ng aming bukasyon, no, pagsagot namin ng yes to God, eh hindi naman kami. Hindi maging madali, pero nandun na yung decision, nandun na yung kalooban ng Diyos, susundan nyo na lang po yun. Amen.